kanka sen şey yaptın. Na park. Kanina pa kami dito, guys. Kaya lang may concert. Pupuntahan namin yung concert. Umihi lang ako para hanapin ko yung mga kasama ko. Hey guys! Good afternoon sa inyo! Ayan. So, nakikita nyo ba, guys? Makulimlim ang panahon ngayon. And hindi kami makakalabas ni baby. Kaya naman dito lang tayo sa bahay. Tambay-tambay. Habang siya ay natutulog, guys. So, habang siya natutulog is mag-vlog-vlog tayo ngayon. And ang asawa ko, guys, wala dito dahil pinalis ko na siya. Pinalayas ko na siya. No, guys, joke lang. Hindi, ano, nagpunta siya na tawag dito, bibili daw siya ng something para sa kanyang sasakyan. And hindi na kami sumama. Sabi ko, ayoko sumama. Ayoko, gusto kong magkapag-isa. Gusto kong masulok itong bahay kung pwede. Sabi ko, kung pwede lang, ikaw na lang. Kasi gusto kong makapag-isa. Kasi guys, di ba paminsan-minsan, kailangan nating mapag-isa. Kailangan nating hindi naman sila makasama. Hindi mo lagi na lang kayo magkasama. Tapos gusto mong minsan is masolo mo naman yung bahay. Kasi kung hindi yung biyanan ko nandito, everyday halos nandito siya. Hindi naman siya nag-o-office. Like, last 2 weeks, hindi na siya pumupunta ng office. Kaya everyday kami magkasama. Kaya finally, wala siya ngayon dito for an hour lang naman. Anyway guys, ay makakapag-vlog tayo kasi nga tulog si baby and ayun, kahapon galing kami ng Maltipe Sahil sa may seaside. And yung park na ngayon guys, ang lagi namin pinupuntahan kasi malapit lang yung dito sa amin. And malaki siya guys, sobrang malaki. Kaya lang pagka kasi weekend, super daming tao doon. Super mahirap umanap ng park. Marami kami pagkain dito kasi kahapon nandito yung mga biyanan ko. At nagluto sila ng maraming pagkain kasi sabi ko hindi ako nakatulog. Tapos nagluto sila ng napakarami. And then yung iba, binaon namin sa seaside. Nag-picnic kami doon, inabot na kami ng gabi. Tapos may mga ano kasi doon guys, may area na bilihan ng mga food. Tapos pwede kang mag-take out. Tapos may mga kumakanta-kanta doon. Hindi naman sila sikat yung mga kumakanta doon. Yung parang mga normal lang. Guys, 2 days ago, dinala namin si baby sa hospital kasi kailangan niyang mabigyan ng Rotarix na vaccine. And yung Rotarix vaccine na yan is very important daw, sabi nila. Hindi ko alam guys kung meron din ganito sa Pilipinas. Pero dito sa Turkey guys, sobrang daming mga test na ginagawa sa sanggol. From newborn hanggang sa mag 1 year sila. And then continuous yan guys. Every month may control or may check up ang inyong baby. And yun nga, tine-check nila yung tine-check nila yung kilo, yung size ng head, tapos yung haba niya, ayun yung mga test. And then bukod dyan, may mga test sila sa mata, sa tenga. And ngayon, ang naalala ko guys, first month ni baby, tinest na siya ng mata niya. Pero again, itetest ulit siya ngayong third month. Hindi ko alam guys kung i-continuous nilang itetest yung mata niya, pero may test siya ngayon third month pero hindi pa namin siya nadadala. Kasi hinahantay pa namin yung doctor kung kailan siya magiging available. Kasi dito sa may malapit sa aming hospital guys, free kami dyan. Kasi covered siya lahat ng insurance namin. Pero dun sa Adibadon guys, hindi siya covered. 80% lang ng insurance namin ang covered. So we need to pay a little bit money but syempre dun tayo sa full insurance. Syempre dun tayo sa libre, diba? Dun sa wala tayong babayaran. So, ayan, hinahantay pa namin ma-schedule siya sa mata niya. And yung Rotarix vaccine na yan is dalawang beses yung bibigyan guys, from 3rd to 5th month. So binigyan na siya ngayong 3rd and then again bibigyan siya ng pang 5th. Ayan guys, nagising si baby kaya iduduyan ko lang siya ng saglit na saglit. Ayan andyan siya guys. Ayan. So ayan guys, so ang pangalawang pagbigay sa kanya ng Rotarix vaccine is sa 5th month niya. So actually guys, hindi siya talagang vaccine, no. Ano lang siya guys, parang ano lang siya guys, drop lang siya na ibibigay sa inyong baby. So pero yun nga, ang side effect niya daw is diarrhea or sakit ng tiyan. Yung sa kaibigan ko, nagkaroon siya ng sakit ng tiyan.
yung anak niya, almost 1 week daw sabi niya, and irritable yung baby kasi nga masakit yung tiyan. Pero si baby naman, thanks God, wala naman siya nararamdaman from first day. So pang second day niya na ngayon, wala naman siya, okay naman siya guys, and normal naman yung tulog na, normal lahat. So ayan, ang sabi ng doktor sa kanya is everything is fine, kaya lang medyo mabigat siya and medyo malaki siya para sa third month. So yung kanyang size and kanyang kilo is pang 6 months na daw sabi ng doktor. Don't give any ano daw extra milk. Pero actually hindi ko siya binibigyan talaga ng extra milk guys. Ano lang siya talaga, sa akin lang talaga siya, purong milk ko lang ang iniinom ni baby. So thanks God pa rin kasi nga sawang-sawa si baby sa milk niya, no worry na kasi yung mga mommies diyan, 'di ba? Halos nag-worry sila kasi wala silang milk na ibigay sa kanilang baby. Like nung kaibigan ko guys na Turkish, wala. Yung milk niya is not enough. Kaya talagang for purong mama ang binibigay niya. O purong formula. Purong, almost purong formula din yung binibigay niya sa baby niya. Plano ko guys na mag-plancha ng buhok ko. Hindi ko na mapa-plancha. Papatayin ko muna yung plancha. Kasi si baby ay gising na. Hindi na ako makakagawa. Ayan. Sinaksa ko na siya. Maandar na yan. Mainit na yan, guys. Kaya lang, hindi na ako makakapag-plancha kasi nagising na siya. And patayin na rin natin ang ilaw dito sa aming kusina. So, nakapaglinis naman na ako, guys. Yan, oh. Nakapaghugas na ako. Tapos yung bakyo namin nasira. So, hindi ko na mababakyo itong bahay namin. And tinanggal ko na yung mga carpet namin. Marami kaming carpet na nakalagay actually dito. Yan, yan. Ayan. So, ito na lang nilagay ko dito. Maliit na carpet na lang. Kasi pala, ngayon ko lang na-realize na mas maganda palang walang carpet, guys. Kasi may nag-comment yata dun sa aking video na parang sabi niya, mas gusto ko na walang carpet. Ngayon na-realize ko na mas gusto ko na walang carpet kaysa may carpet. Siguro sa, ano na lang, guys, sa summer, tatanggalin ko lahat yan. Ititira ko lang dito sa kusina. Tapos, siguro magtitira lang ako ng isang carpet dun sa aming living room. Nagkamali ako guys. Sana na-return ko na nga lang yung isang malaking carpet namin. Kasi dinalawa ko siya guys. Tapos dun sa under nung table, mayroon pang carpet. And sabi ng asawa ko, huwag na daw lagyan ng carpet yon. Eh hindi naman nakinig si Inday. So hindi naman tayo nakinig, hindi naman nakinig si Inday sa asawa. Kaya ako pa rin ang nanalo. So dalawang carpet yung nandoon. Doon. And hindi siya maganda guys. Kasi kailangan mong vacuum, may vacuum, vacuum. So, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, oh. Puro carpet na dito. Magtitira na lang ako ng isa. Ashken! Hadi! Kukunin ko muna si baby guys. Gutom na siya guys. Padededehin ko na muna siya. Ayan guys, gutom na si baby. Padededehin ko na siya. Kasi almost ano siya, 1 hour siyang natulog. Ayan, baby! Ayan. End namin tong video. Bye-bye, baby! Bye-bye sa vlog! Bye! Ayan, guys. I-end ko na muna tong video namin ni baby kasi papadadahin ko na siya. And iyak-iyak na yan. Ayan siya. And see you in our next vlog. Bye. Bye, baby. Kapat na. Close. Close. Guys, yung pala mga biyanan ko, tinatanong ko ano daw yung pag-uusap ko sa baby. Sabi ko, kung Tagalog daw ba i-English? Ayan, ngumingiti siya. Tagalog ba daw i-English? Sabi ko daw sa baby ng Turkish, huwag daw ko isapin ng English. Sabi ko, it's a no, no, no. Kausapin ko siya ng English and Tagalog. And then, bahala na sila magkausap sa kanya ng Turkish. And also, maano naman yan siya, guys. Madali yan matututo ng Turkish kasi ang kapaligiran namin is Turkish. So, no need to, ano na, to speak with her na ng Turkish. So, I will speak with her English and Tagalog. So, she will learn our language, right baby? But maybe this time I will not speak with her ano na lang Tagalog. I will keep private my Tagalog muna sa kanya. So pag nagmamarites ako sa mga kamag-anak ko diyan sa Pilipinas, hindi niya maintindihan na.
So, siguro, pag medyo malaki na siya, saka ako siya tuturuan ng Tagalog. For the meantime, English muna and Turkish muna siya para hindi naman siya masyado makumpuse sa language. Ayan guys, see you! And try to vlog again. Bye-bye! Bye-bye, baby! Bye-bye! Bye!